Good morning, everyone. Welcome back to my YouTube channel, Workouts with Rejoice. Ngayong umaga, nagawa ako ng aking breakfast. So tara guys, sama niyo ako. Breakfast ko sa umaga ay masarap siya guys. Dahil hindi ako nagra-rice. Ito yung kinakain ko ng umaga. Meron siya dito na buksa. Guys, tara, kain po. Lalagay na natin dito para hindi siya makulo. Dahil naka 1 month no rice ako, ito yung kinakain ko na umaga. Kung hindi ito, mag-boil ako ng itlog. Nakakakain ako ng 4 sa isang araw. Sa breakfast ko, nakakaapat ako ng itlog kung hindi ako kumakain dito. Ang tawag niyo ito, Swiss style muesli. Ito siya guys. Meron na siyang raisin, nuts, whole grains. Tapos, ito yung pinaka milk ko. Non-pulp milk, high calcium. So, bali, ito siya. Ito yung best choice ko pagdating sa milk. Yung non-pulp. Sinasamahan ko din siya na almond. So, malilalagay ko din siya dito. Masarap siya guys, friends. Ganito siguro ako. So, ganito na yung pinaka-breakfast ko, guys. Masarap siya, promise. Yung substitute ng rice ko. No rice kasi ako ngayon. For 1 month. So, of course, hindi mawawala ang aking. Tara, guys, samahan niyo na ako. Masarap.
high calcium, which is kailangan natin para sa ating mga ating buto. Lalo na kapag tayo po ay nag-workout. Meron dito nakalagay, 15 feet at home. Meron din mga exercises dito. Squat. Side plank. High knees. Running pace. So, highly recommended siya sa mga nag-workouts. High in calcium. This is kailangan natin para sa ating bone. Ito naman guys. No added sugar or salt. So, nawala siya. No sugar, no salt. Ito yung ingredients niya. Oat flakes. Malted toasted bread flakes, wheat, barley, malted extract, raisins, 15%, whey powder, hazelnuts, and almonds. Kaya mayroon ako isa dito na almonds. Yung hinangat-ngat ko. Yung hinangat-ngat ko. High in fiber, which is yun yung kailangan ng body natin, ng katawan natin, yung fiber. Lalo na tayo nagkakaidaw, mahirap tayo yung kinakain natin, mahirap siyang ma-digest, unlike yung bata-bata pa tayo, di ba? Kahit kain tayo ng kain, kahit tayo ng kain. Kung napapansin nyo, kain tayo ng kain, hindi lumulobo yung katawan natin. Fiber siya. Iba nga kung bata tayo. Malakas-lakas natin kumain. Tapos, hindi tayo gaanong lumulobo. Pero nagkakaedad na tayo, right? Makikita natin yung sa katawan natin, lumulobo siya. Kasi nga, yung digestion, yung kinakain natin, mabagal na siyang ma-process, ma-digest kapag tumatanda na tayo. Unlike kung sa metabolism na kung bata-bata pa tayo, hindi tayo gaano mataba. Pero pag nagkakailad na, wala din nakikita na lumulobo na tayo. So, kailangan natin kumain ng high in fiber.
ang egg ko pala, nilalaba ko to. Hindi yung fry. At spreta yung iboboil mo siya. Yung apat na egg sa breakfast, malaki na yun sa akin. Kabigat na yun sa tiyan. Matagal ko ito kainin guys, kaya kakat ko na yung video. Kakabutin tayo ng isang oras. Inuwi ako kasi maigi. So, ito lang lang yung maisi share ko. Ito sa breakfast meal ko. Substitute ng rice. Pumiliyong tayo ng milk. Make sure na non-fat. Non-fat siya. Walang tama. Non-fat. Pag pipili tayo ng milk, non-fat. Tapos kakain tayo ng mga cereal. More on high fiber. Then, choose natin yung high calcium na milk. Kasi yun yung need ng bone natin. Kubert, thank you for watching. Sana may natutunan kayong tips sa aking breakfast meal. Bye!